Ito na yun guys, ito na ang buhay ng mga kasambahay. Buhay ng mga kasambahay dito sa abroad para makasuporta sa pamilya. Meron tayong mga asawa, mga kasambahay sa abroad. May mga asawa naman na hindi maasahan. Di naman lahat, pero karamihan na ang mga asawa na sa abroad bilang kasambahay, ang mga asawa na naiwan dyan sa Pilipinas, hindi maasahan ang kanilang obligasyon ay ipasa na sa asawa na kasambahay sa abroad. Nakakasama, nakakasakit ng loob na may asawa ka nga, pero ang kanilang obligasyon ay ipasa sa asawa. Nakakapagod, diba? Paano na lang ang buhay? Paano na lang ang bukas? Kung kaming mga asawa na kasambahay ay magiging haligi na ng pamilya. Dahil may asawa ka nga, sabihin nating nakakatulong naman, pero ang pinaka tawaging pangulo o haligi ng pamilya ay yung kasambahay na nasa abroad. Dahil ang ibang mga asawa din na naiwan din sa Pilipinas, umaasa na lang sa kita ng asawa na kasambahay sa abroad. Meron nga natulong, meron naman. May naitulong naman pang-ulam. Pero ganun pa man, dapat magkaisa sana sa mga obligasyon diyan. Magtulungan sana sa mga obligasyon diyan sa bahay sa Pilipinas. Pero wala eh. Dahan-dahan na kumawala sa obligasyon nila diyan sa Pilipinas sa bahay sa pamilya. Dahan-dahan nang kumawala, dahan-dahan nang umayaw sa obligasyon diyan sa bahay sa Pilipinas. Kaya yun lang mga kapatid. Kumusta kayong lahat diyan? Ako dito, kayod pa rin ang kayod. Naghihintay ng hulog ng langit, ng mga grasya. Pasensya na kayo. Nag-iimot lang si Manang. Okay mga kapads, mga kapatid. Ganito talaga, kasambahay sa abroad. Ano lang tayo, focus pa rin. Salamat sa mga nanonood. Share and like my videos. Thank you and good luck.